May mga individual na pinanganak na may natatanging karunungan o kakayahan at mas lumalago pa ito sa tulong ng ating mga modernong kagamitan. Subalit paano kung ang biyayang ito ay magamit sa hindi mabuting paraan? Kilalanin natin si Jonathan Joseph James o mas kilala sa codename niyang Comrade. Pinanganak noong December 12, 1993 sa Florida, USA at ang pinakabatang hacker na nahuli sa kasaysayan ng Amerika sa edad lamang na 15. Ayon sa mga police record, sa kalagitnaan pa lamang noong August at October 1999, si James ay nakapanghak na ng ilang mga establishmento kagaya ng telecom company na Bell South at mga school system. Ito ang nakakuha ng atensyon ng mga otoridad para manmanan ang mga kilos ng batang hacker. At noong September 22, taong 2000, nagulantang ang online security system ng Amerika dahil na-detect nila na may nakapasok at nakakuha ng mga mahalagang impormasyon tulad ng sa computer system na sumusuporta sa International Space Station. Napasok din pati ang Pentagon weapon computer system kung saan naharang at nakuha ang mga libo-libong highly confidential na mga email at password. Kabilang dito ang mga mahalagang impormasyon ng ilang high-ranking US military officials. At kalaunan, sa edad na 16, nahuli sa isang raid at umamin si James na siya nasa likod ng pangalang Comrade at responsable sa mga pangahak na nabanggit. Ayon sa record na naitala sa investigasyon, idinatala ni James na na-access niya ang 13 computer sa Marshall Flight Center makalipas lamang ng 2 araw. Ito ay noong June 1999 at siya ay nakapag-download ng mga software na nakakahalaga ng $1.7 million. Ang software na ito ay sumusuporta at kumukontrol sa temperatura at klima ng space station sa kalawakan. At dahil nga dito, napilitang shutdown ng NASA ang lahat ng kanilang computer system sa loob ng 21 araw. Ito ay para malaman kung gaano kalawak ang mga impormasyon na nakuha sa pangahak. At kinailangan din lang gumastos ng $41,000 upang ayusin at palitan ang ilang mga gamit na nakompromiso sa pag-atake na to. Noong October 1999 naman, gamit ang codename ng Comrade, nagawa din niya pasukin ang isang computer network na pinapatakbo ng DTRA o ng Defense Threat Reduction Agency. Ang tayang layunin ng departamentong ito ay magbantay at puksain ang mga banta ng nuclear, biological, chemical at mga special weapon na laban sa Amerika. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpasok sa isang router at nakapag-install ng backdoor access kung saan nakakuha siya ng mga high-classified email, username at mga password ng empleyado dito. Kasama na din dito ang 10 military computer at lahat ng classified files nito. Ito ay tinuturing seryosong krimen dahil sa bigat at napaka-importante mga impormasyon na nakuha ni James. Bagamat siya isang minor de edad, siya ay nakatulang ikulong ng 6 months sa isang state detention facility. Kalaunan dahil sa kooperasyon at pag-amin niya sa kanyang mga krimen, bubuno na lamang siya ng 7 buwan sa kanilang bahay bilang house arrest. Kapalit na kasunduan na ito, siya ay pinagsulat ng apology letter para sa NASA at Department of Defense. Pinagbawalan din siyang gumamit ng computer at sasailalim sa isang probation hanggang sa pagtungtong niya ng 18 taon. Hindi naman nagtagal, ito ay kanya na-violate dahil sa pagkakasangkot niya sa paggamit na pinagbabawal na gamot. Dahil dito, napagpa siya na lamang na ituloy ang kanyang pagkakakulong ng 6 na buwan. Ayon sa ilang mga abogado, kung nahuli lamang si James nang nasa wastong edad, mabigit sana ang kanyang mga kakaharapin na kaso gaya ng wiretapping na may 6 years na pagkakakulong at computer abuse violation na may 5 years na pagkakakulong o mahigit pa. Sa edad na 24, si James ay nagpakamatay noong May 18, 2008 sa pamamagitan ng pagbaril niya sa kanyang ulo. Ito ay dahil sa pagkakadawit ulit na kanyang pangalan sa isa na namang malawakang hacking crime kung saan nakuha ang milyong-milyong credit card information ng mga customer sa iba't ibang tindahan sa Amerika. Ito ay nangyari noong 2004. At ayon sa iniwan niyang suicide note, mali niyang itinanggi ang pagkakasangkot niya sa krimen. At dahil sa kawalan niya ng tiwala sa kanilang justice system, ang pagpapakamatay niya anya ang tanging niyang paraan para makontrol ang sitwasyon. Ano po sa tingin niyo? Kung gusto niyo po ang episode natin ngayon, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pakihit lang po ang notification bell para sama-sama na tayo. Hindi po kalimutan mag-like at mag-comment para po sa inyong mga question at reaction. Maraming salamat po sa pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli, kakaiba ito.